Sumamang pakiramdam ni Julita nang biglang nag-brown out kahapon na timing kasing sobrang init pa ng panahon nang mawala ng kuryente kaya todo reklamo rin ang mga kalugar niya. Mahirap kasi pag brown out, di ka makakilos ng maayos. Tulad yan, mainit. Kaya nakakapurwisyo din lalo pag may negosyo ka. Okay lang kasi lumabas sila lahat eh. May bilis sila. Tigil trabaho rin si Mang Edsi na machine operator ng coupling na gamit sa paggawa ng bomba ng tubig. Sana hindi magka-brown out kasi epektado yung trabaho namin. Sayang naman yung ano namin. Dapat diretso yung trabaho namin. Ang itinuturong dahilan ng brownout kahapon dito sa Luzon, pati na ang mga power interruption sa Panay at Negros Island, ay ang pumaliyang transmission line ng National Grid Corporation o NGCP. Ang mga transmission lines kasi ang dinadaanan ng kuryente mula sa mga power plants. Kahapon, unang bumagsak ang 230 kV transmission line na nagresulta sa pagpalya naman ng dalawang malalaking planta kaya nauwi sa red alert ang sitwasyon. The recent prolonged power outages in Panay and Negros, among others, and the power interruption experienced yesterday have been traced principally to inadequacies in the transmission system. Sabi ng National Grid, tama na unang nag-trip off ang kanilang transmission line pero may backup o redundancy daw ito. Kaya nga naayos agad nila sa loob lamang ng 19 minutes. Hindi nila inasahang hindi agad nakabalik ang dalawang planta ng Masinloc, gayong may isang linya namang pwedeng sumalo sa supply. Sa setup ng kuryente sa Pilipinas, ang pribadong NGCP na may prangkisa sa Kongreso ang namamahala sa buong grid. Nang tinanong si Lutilia kung panahon ng ibalik sa gobyerno ang kontrol ng transmission, bahala na umano ang Kongreso, pero may assessment na ang gobyerno sa performance ng NGCP. It is not a case of blame throwing. What we want to do is to establish in an objective manner what are the weak links, what are the problems in the transmission system, and what can we do in order to address these problems. Pati ang mga hindi natapos na transmission line sa Luzon, Visayas at Mindanao na magpapaganda umano sana sa sitwasyon, naungkat din. 600 megawatts sana na power na doon sa Bataan area. Dapat may iba ito papunta dito sa population area. But then sa July pa matatapos yung transmission line. Sa Visayas, meron silang nag-yellow alert sila. If the Mindanao-Visayas interconnection project was already finished, then Mindanao could have assisted. Posible pa rin ang mga yellow alert o manipis na reserbang kuryente sa kabuuan ng Mayo. Alvin L. Chico, ABS-CBN News. Samantala, muling nakaranas ngayong araw ng hanggang 15 minuto na brownout ang ilang lugar na siniserbisyohan ng Meralco. Ayon po sa Meralco, dahil ito sa automatic load dropping matapos pumalya ang Duhat Hermosa Line kaninang pasadong alas 3 ng hapon. Tinatayang nasa 200,000 customer ng Meralco ang naapektuhan. Kabilang dito ang mga taga-Paco at Santa Mesa sa Maynila, Caloocan, Malabon, Batangas, Antipolo, Rizal, San Pedro at Binyan, Laguna at gayon din sa San Rafael at Pulilan, Bulacan.